Hello guys, good morning. For today's video, troubleshoot natin tong rice cooker na to, Kiowa. Ang problema nito, may power siya, nagwa-warm lang, hindi siya nainit yung ating pan. Ayaw niya mag-cook. Tapos, check natin to dito. Problema nito, kahit hindi mo pa ino-on dito, ang problema nito, kahit wala ka pa pinipindot, may 150 ohms na agad, times 10, yun, 150 ohms, tapos pag winankay natin, sabihin, lusot na yung power niyan. Hindi mo pa ginagalaw, hindi mo pa inoon dito. Dapat yan. Ito pag inoon mo to, dapat yan. Wala yan. Dapat nandito pa yan. So, ang problema nito, tingin ko ito. Itong sensor niya. Ayan. Subukan natin itong tanggalin. Ngayon. Ayan nga guys, sinubukan natin palitan ito. Nakakunik kasi siya sa pad natin dito. Siya nagre-regulate kung gaano kahigit ang i-deliver doon sa ating pad na yan. Ayan, tingnan natin kung ganun pa rin ang problema. Kung may ground pa rin. So yun, ang naging diferensya nito na pundayo to, yung isa na yun, tapos ito, kaya nagkaganyan, nag-stack up, ngayon yung kanyang one-off, dyan, kailangan lang i-maintain lagi yan. Ito na nga guys, titestingin na natin itong ating rice cooker na repair. Kung nagkukuk na ba siya, saksak natin. Ngayon, linagyan ko muna siya ng thermal couple para masukat natin kung ilang degrees ang iinit. Kung talaga nainit na siya. So, makikita natin dito kung nainit na. Lagyan lang natin sa sign na to. Okay, saksak natin to. Tignan natin kung iinit yan. Now, gagawin natin. Ano natin to. Baba natin yan. Tapos baba natin to. Switch. Okay. Ayan, nag-cook na siya. Umihilaw na siya. Ayan, tumaas na siya. 31. 33 34 37, ay nakatutok ang dulo niya na yun, thermal couple natin, 40. So ayun, gumagana talaga siya. Ayun natin, saka natin yung switch. Ayun, nasusupat niya talaga kung ilang degrees talaga yung 37. Kasi may naiiwan pa talagang init dito.
Yan, gumana na yung ating rice cooker na ginawa. Paste natin ngayon. Video natin. Sana may nakuha kayong information about sa rice cooker. Thank you. Follow for more.